For today's video, gagawa naman tayo ng steam bun na mas kilala sa tawag na siopao. At eto na yung ating mga kakailanganin. Ang gagawin kong flavor ng siopao ay yung asado kasi yun yung most requested dito sa bahay. So anyway, magigisa na ako. So uunahin natin syempre ngayon yung garlic. So isusuti lang natin to hanggang sa yung medyo naaamoy mo na yung garlic. And then after that, ilalagay ko na tong onion. So suti-suti lang yan. At eto na ang bango na, no. So susunod ko na tong pork. Igigisa lang din natin maigi tong pork. Importante kasi ginigisa maigi para yung lasa ng garlic at saka ng onion talagang sasama dito sa pork. So magtutubig yan, kaya tatakpan ko lang muna hanggang sa mag-evaporate na yung pinaka-tubig niya. So hahaluin lang natin ng hahaluin hanggang sa parang medyo magmantika na, no? And then check ko lang kung malambot na. So pag ganito na yung itsura, ilalagay na natin ng pampalasa, no? Lalagay na natin tong black pepper. So yung ginamit ko, guys, yung powder na. And then lalagyan ko ng salt. At pagkatapos, syempre lalagyan ko ng MSG, no? Para may umami taste. And then syempre, gigisa lang natin ulit to ng maigi. Lalagyan ko na ng soy sauce para magkaroon na ng kulay yung karne. Huwag niyo muna kagad lalagyan ng sabaw o ng tubig. Gisa lang muna ng konti. And then pag ganito na yung itsura, tsaka nyo lagyan ng water. And then I will add the brown sugar, soy sauce, and lalagyan din natin ng oyster sauce para mas masarap. Iiwan ko muna saglit to kasi gagawin ko muna yung slurry or yung pampalapot. Madali lang naman to. Meron ako ditong 1/2 cup water. And then lalagyan ko ng 1/4 cup cornstarch. Hahaluin ko lang ito maigi. Then ito yung magiging magsisilbing pampalapot ng ating asado filling. Haluin ko lang to hanggang sa lumapot na yung sauce. And then lagay ko na itong star anise. Pagkatapos, takpan lang natin. Pakuloyin natin ng ilang minuto. At pagkatapos, pag ganito na yung itsura. So okay na to, guys, no? Palalamigin na natin to. Pag gagawa kayo ng siopao, yung pinaka-peeling nyo or yung palaman nyo, gagawin nyo yun one day ahead. Gawin nyo lang, ilagay nyo na sa rep para nakaset na, no? So para hindi ka rin magagahol kasi hindi mo to pwedeng ilagay sa dough pag mainit pa. Okay, for the dough, we will make the dough na. So, this is the ingredients, guys, na iisa-isahin ko na lang. So, meron ako ditong 5 cups all-purpose flour. So, isisip na lang natin na to, no, para to make it sure na walang dumi yung flour natin. At pagkatapos, ilalagay ko na rin dito yung 1 teaspoon salt. And then, yung 2 teaspoon baking powder. Isasama na natin sa pagsisip. After this, isusunod ko na yung ibang ingredients. Lalagay ko na itong 9 grams instant dry yeast. Lalagay ko na yung 1/2 cup sugar. 1/2 cup powdered milk. Siyempre, ang brand ko is Birch Tree. It's everybody's milk. Not sponsored, pero ito yung ginagamit namin sa bahay kasi masarap. At pagkatapos, lalagay ko na yung 1 cup evaporated milk. And then, 1/2 cup of water. At pagkatapos, ilalagay ko na yung 3 tablespoon of vegetable oil. Okay, nailagay na natin lahat yung ingredients. At syempre, hahaluin na natin to. Imimekos-mekos na natin to, no? Kahit magalit pa si Insan. So, nauso talaga yun, no, guys. So, anyway, eto na ang gagawin natin dito. Gagawin na natin is magma-manual kneading na naman tayo. Kung nagsisimula ka pa lang at nag-aaral ka pa lang gumawa ng tinapay at magma-manual kneading ka, talaga napakahirap, guys, no? Actually, ang hirap talaga magmasa. So, anyway, habang inahalo ko to, idadagdagan ko na ng 1/4 cup ng water. So hindi ko kasi binigla yung water. So syempre para makikita mo dun sa ginagawa mong dough kung sobra na ba o kulang pa sa water. So hinati-hati ko. And then additional 1/4 cup of water. Bali ang total ng water nito is 1 cup of water. So guys, pagtapos natin mamekos-mekos to ng bonggang-bongga, eto na, ipiprepare na natin to para na dito na sa table, no? Naglagay ako ng flour para hindi naman dumikit sa table yung ating dough. So ganito yung itsura pag hindi pa namamasa, no? Madaling mapunit at saka bukol-bukol, no? Magaspang yung itsura. So ang gagawin natin ito, imamasa natin na ng maigi.
Siyempre, so umpisa, take it slowly. Huwag mo munang ibibigay yung buong pwersa mo kasi mas madali kang mapapagod kagad. Mapapansin mo naman yan, unti-unti namang nag-i-improve yung dough. Ito yung ginagawa ko dito sa malapit sa pulso. Ito yung pinaka binibigyan ko ng diin para pag nagmasa ka, nandun yung diin mo. So, ganun yung ano, ganun ako magmasa, guys. Alam nyo guys, maraming method or way ng pagmamasa, no? So, kung gusto mo, pwede mo yung parang ibalibag-ibalibag or yung ipulled-pulled or yung pwede mong pindut-pindutin yung dough. So, ganito yung tinetest natin kung okay na or hindi pa, no? So, meron ding autolyst method na medyo less yung manual kneading mo, no? So, may ganung way din, no? So, pero pinakamadaling way kasi talaga nito guys is yung gawin mo siya sa stand mixer or sa bread maker, no? It takes 15 to 20 minutes or less than that, no? So, nas very convenient talaga pag meron kang machine. So, eto na guys, continuous pa rin tayo. So, i-check natin kung okay na, no? So, titignan natin kung hindi na napupunit. So, nakita natin napunit pa. So, more kneading pa tayo, masa pa ng konti pa. Actually guys, pag nagmamasa ako, nagmamanual kneading ako, it takes 40 to 45 minutes. Ganun ako katagal magmasa ng dough. Diba? Ang tagal, no? So, parang kang daig mo pa yung nag-workout, no? So, sana yan lang din. Talagang pag gusto mo lang gumawa ng tinapay, syempre, pagtsatsagan mo talaga, lalo na sa family mo. So, eto na, iche-check ko na. So, inahanap natin kasi yung window pane. Yung hindi na mapupunit yung dough mo, yung nai-stretch na yung dough mo. So, ibig sabihin, maganda na yung pagkakamasa mo at syempre, ready na to para paalsahin natin. So, dito sa aking mixing bowl, naglagay ako ng konting oil para hindi dumikit yung dough. Siyempre, lalagyan din natin ng oil yung dough, guys, para hindi mag-dry. So, pagkatapos nito, tatakpan lang natin to at paalsahin natin to ng mahigit sa 2.5 hours or more than that, no? Nakadepende kasi sa weather yung pagpapaalsa, lalo na ngayon pag napakalamig ng panahon, ang hirap magpaalsa, no? So after 2.5 hours, eto na, nag-double na yung size ng ating dough. So ang gagawin ko dito is ipre-press down ko lang to get all the air out to remove some of the gas bubbles. Importante rin kasi to guys, para pag gagawa ka ng tinapay, yung shape ng tinapay mo, pantay at walang hangin sa loob. Yung minsan kasi kung mapapansin nyo, merong tinapay na pag kinagat mo, yung ang laki nung parang air pocket sa loob. So, ganun, no? So, eto na guys, i-divide ko lang muna to sa dalawa. Tatansyahin ko lang muna kasi hindi ko alam kung ilan yung magagawa ko kasi nakadepende rin doon sa ginawa kong asado feeling kung ilan lang yung magagawa. So, iyaano ko na guys, hati-hatiin ko na, titimbangin ko lang para pantay-pantay naman yung sukat ng gagawin nating siopaw. Bali, 10 pieces yung ginawa ko guys, no? So tatabi muna natin yung iba. So ang gagawin ko dito, bibilugin ko lang. So marami rin technique nito kung paano yung gagawin nyo dito. So ipa-platen na natin itong dough. So kung mapapansin nyo, di pa pina-plat ko. And then pagkatapos nun guys, i-press down mo yung lahat ng side. So para manipis yung side. Dito ako medyo ano, medyo sablay naman talaga. Nahihirapan ako magsara. Maglock nung ano, nung dulo nung siopaw. So medyo talagang hindi maganda yung ano, yung itsura nung nagawa kong siopaw. So anyway, bawi naman dito guys talaga sa lasa. Promise po talaga. Masarap po yung siopaw na yung dough. And then yung peeling, masarap din po talaga. Yung ano nga lang, yung form ng siopaw ko, hindi talaga pang ano, pang professional yung ano, yung gumawa nung ano, nung itsura nung siopaw ko. So anyway, basta ang importante dyan, masarap yung panlasa. At saka ano to eh, homemade, para naman to sa family ko. So hindi naman pambenta to. So siguro pag ano, pag madalas mong gagawin, baka talagang mag-improve din, gumanda rin yung ano, yung itsura. So ganyan lang ang gagawin natin hanggang sa matapos tayo, no? Huwag nyo lang kakalimutan, ano, nas makapal talaga guys yung gitna niyan. And then yung gilid medyo manipis. So kaya gano'n naman para makapal yung gitna, para hindi ano, para hindi mabutas, no? Kailangan talaga mas makapal yung gitna. Naglalagay din ako ng egg. Pero usually yung egg, kung mapapansin nyo, alam nyo naman yan eh, yung kumakain yung mahilig sa siopaw, di ba yung egg, nasa ano yun eh, sa bola-bola.
Salted egg yata yung nakalagay sa ano, sa bola-bola. So anyway, naglagay lang din ako ng egg dito para dagdag palaman din syempre. Pamparami. So guys, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Thank you very much talaga guys for the support, for always watching my videos, no? Maraming salamat talaga. Talagang galak na galak yung puso ko sa inyo. So, eto na guys, natapos na natin to. At, inires ko lang to for 30 minutes. And then, eto na, isasalang na natin sa steamer. Kailangan ready na yung steamer nyo, kumukulo na yung tubig. And then, lalagyan natin ng konting vinegar para yung ating siopaw maputi. So, I will steam this for about 20 to 25 minutes. So, after that, i-check na lang natin kung luto na. So, hawakan mo. Pag hindi na nag-stick sa kamay mo, ibig sabihin, luto na. So, there you go, guys. Ito na yung itsura ng aking homemade siopaw asado. Hindi nga lang ganong kaganda yung itsura. So, maybe next time, no, nas gagandahan na natin, no? So, syempre, tiki man time. So, ang tumikim nitong kauna-unahan, yung aking baby loves, yung aking bunso. For the siopaw sauce, hindi ko na nailagay dito kasi masyado nang napakahaba ng video kasi baka mabagot na kayo. Kaya i-upload ko na lang din po yun. I-share ko din po sa inyo yung recipe ng siopaw sauce. So there you go guys. Ito na yung aking masarap talaga at malinamnam na siopaw asado. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.